Susan, hindi talagang mapigil ang magpunta sa beach kapag ganito kainit, di ba? Oo, lalo na kung ang sasalubong sa'yo ay yung sobrang ganda ng mga dagat natin. Pinakamagagandang dagat sa Pilipinas. Sinabi talaga. Sinabi mo ba? Totoo yan. Pero dapat lagi mag-ingat, Susan, dahil sa dagat, nariyan din ang mga jellyfish o yung tikya. Meron namang mga cute lang at talagang hindi delikado, kaya ng mga tinatawag na stingless jellyfish. Kapag, Meron naman yung hindi ganong masakit ang sting gaya ng mga sea tomato jellyfish. Yan. Pero dapat ilagan ang box jellyfish. Yan talaga yung lubhang delikado at nakamamatay. Nako, pero Kuya Kim, sa mga nakalakihan na ang salabay, salabay sa Tagalog, ginagawa rin itong putahe. Box jellyfish. Yung kinakain pala. Kinakain? Nako. Yan ang kwentong inalam ni Mab Gonzales. Sa tindi ng init, beach is waving sa karamihan. Pero bago tumalon sa dagat, kailangan daw ng pag-iingat. Lalo na't kasabay umano ng tag-init, ang pagdami raw ng mga dikya o jellyfish sa dagat. Patay na ng maisugod sa ospital ang 7 taong gulang na batang babae matapos malaso ng jellyfish o dikya. Patay ang isang babae sa Cebu matapos madikita ng nakalalasong box jellyfish. Pero sa Palawan, may ilang lugar umano na sa halip na iwasan ng dikya, dinadakma umano at kinakain. Ito ang salabay o box jellyfish. Kinamulatan na raw ng 20 anyos na si Devin ang panguhuli sa mga salabay. Natotoo ko maghuli ng jellyfish dahil din sa sa kay Papa. Nakita ko siya nung maliit ako na naghuli siya ng jellyfish. Kaya nagaya ko na rin sa kanya. Alam daw ni Devin na may kamandag ang naturang dikya. Kung sa paghuli ng jellyfish talaga, ma'am, ang importante lang po, wag lang po madikitan ng gaway po yung iyong kamay. Kasi yun ang ginaingatan natin, yung pag dumikit yung galamay sa katawan, magkakaroon ka ng sugat din nun. Animoy pumupulot lang ng bato si Devin sa pangunguha nito. Paliwanag ng marine ecologist na si Dr. Sheldon Ray Boco, mapanganib ang kahit anong uri ng jellyfish o dikya. Ang tawag sa jellyfish na yon ay box jellyfish, which is one of the most venomous jellyfish na meron ang Pilipinas. Meron siyang tentacles o mga galamay na makamandag at pwedeng makamatay. Ang kamandag nila ay pwedeng makapag-cause ng malubha na sting o envenomation. Pwede siyang makapag-produce ng burning stings. Sa tala ng World Atlas, dapat alam mo na may higit 2,000 jellyfish o dikya sa mundo at 70 raw sa mga ito ang poisonous o makamandag. Kahit delikado umano ang salabay, kinalakihan na raw ng mga residente roon gaya ni Cesar ang pagkain nito. Nung bata ako, medyo natakot din ako. Pero kalaunan kasi habang lumalaki, nakikita ko na parang normal na pagkain lang siya sa amin. Ang alam ko po na klase ng jellyfish na yon is box jellyfish po. So medyo common po siya dito sa amin sa Palawan, lalo po kapag summer season. Yung lasa niya po para siyang gulaman po. Kadalasang may anunsyo o babala umano ang gobyerno kapag dumarami na raw ang dikya sa ilang probinsya. Sa barangay po namin kumakain talaga po kami lahat ng jellyfish. Hindi rin naman po bawal dun sa amin, ma'am, kasi wala rin nagbabawal din po na huliin. Hindi naman inirerekomenda ng ilang eksperto ang panguhuli at pagkain ng salabay. Hindi ko siya mairerecommend personally to the public. Kailangan natin i-account yung risk. Pwede silang magkamali na i-identify ito. Sana po huwag niyong gayahin kung hindi kayo marunong manghuli ng salabay kasi once na humuli kayo ng hindi kayo marunong, baka kayo'y madidisgrasya lang. Ngayong tag-init, mag-ingat sa anumang uri ng dikya sa dagat. Ligtas man o hindi, mahirap na magkamali, lalo na't delikado umano kapag nadikitan ng kamandag nito. Ako si Mav Gonzales at yan ang kwentong dapat alam mo.